Oh, nak karo kan pa. Pular itu pelukun. Hello, good morning. Ang gagawin ko ngayon, mga kaibigan, magpropagate ako ng tanim. Ang tawag nila nito is prayer plant. Prayer plant. May mga maliliit dito. Gusto ko i-transfer para maging dalawang pot. So, ang gagawin natin, ilusin natin yung soil para madali siyang ma-separate sa puno. Tapos dahan-dahan, alisin talaga siya sa ano, puno. Matigas, higa, matigas. Hindi madali mag-ripa. O mag-propagate. Gusto ko talaga makita yung roots niya para pagkas ko hindi masira yung puno. Uy, may mga ants sa ilalim. Talagang ilipat siya sa bagong pot. May mga ants. May mga ants sa ilalim. Dapat ilipat talaga ng bagong pot, bagong lupa. Ito ang mother niya. Lilinisin natin. Kukunin natin yung mga ano. At saka ito ang kanyang ano. Ang tawag nito. Sa amin, ang tawag dito is salingsing. Kukunin yung pinakailalim para talagang see? Ito na, dapat ilagay sa bagong pot. May bagong pot dito, kalalagyan niya. Maganda ilagay natin dito sa itaas. Yan. Yung soil ko, ano yun, ano to? Kumpos, nagawa kami ng sariling kumpos namin diyan sa likuran. Yan. Oh, mayroon pa namang maliit na ano saha. Tapos yung roots, i-ano nyo lang, huwag nyo lang sirain, i-ganun nyo lang para mabuhay na siya kaagad. Ayan.
dagdagan mo ng suwil konti. Ayan, ayan na ang maliit niya. Lagay niyo muna to sa ano, nursery room niyo. Hindi masyado mainitan. Tapos ito, i-cultivate niyo na lang ang lupa. Okay naman pala, wala namang alis pala. I-cultivate niyo yung yuta, yung lupa. Para ano yung paglaki niya. Sa Bisaya, papaspas yung mga tubo. Kasi ano yung lupa. Nakultibi talaga. Tumok ang lupa. Yan. Ibalik ko sa kanya ang ano, ang tanim dito. Oh. Yan. So ang isa, naging dalawa. Compost din naman ang lupa to, compost din to eh. Kaya, nataba. Kung na-observe ninyo, yung mga balat ng peanuts, mataas ng vitamina sa lupa yan. Ito ba, i-mix namin dito. Tapos mixture ng sand. Yung lupa, mixture ng sand. Mag-drain yung water. Sa isang tanim, naging dalawa. Okay. May isang puno pa na ipropagate ko rin. Walang saha pero marami siyang ano, marami siyang stock. Pa bibita to pa. Ito isang puno pa sa prayer plant. Ipropagate din to kasi dalawa siya oh. Parang maging dalawa sila. I-cultivate ko muna itong puno niya. Na-observe niyo, maraming balat ng peanuts. Kasi taas ang vitamina yan pag na ano, pag nalanta na. Ano yan? Nire-reach sa kailangan sa lupa. Ano lang, kumot lang talaga yung ayan. See? Madali mo lang to i-ano, separate. Kasi nakaseparate na sila eh. Bali, isang puno to. Punin mo yung mga
dried leaves. Mga bago naman o ito, bago naman sa ako. Ito isang puno. Ayan. Lagay ko muna dyan. Ito isa. Okay. Shell ng peanuts. Taba ang tanim mo yan. Hindi mo na kailangan ng fertilizer. Organic lang talaga. Organic lang kailangan. Mas malaking puno to, ito na lang ang ilagay ko dito kasi maliit. Medyo may kaliitan. Yan. Yan na. Ibenta yun ang rocks. Lagay nyo sa center ng ano. May mga ano to, maliliit. Peanut shell, oh. Makatulong yan sa taba sa lupa. Ano yan? Organic yan. Ibalik natin sa puno niya. Pero i-losin muna natin itong lupa. Taba rin naman ang lupa nito. Alam mo yung lupa na taba. May itim-itim. O yan. Tapos hindi masyadong matigas. Kasi ano din ito eh. Compost din ito. Ginamit ko nun. Ito. May mga roots yan. I-bend nyo lang.
Ayan. Huwag mong idiin masyado. Masira. Ayan. 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 Yung mga peanut shell na ano na mix na talaga sa lupa. Tataba yung lupa niyo. Ko sila na gone. Oh, mamaya. Talik natin mamaya. Ito, kumpos na lupa to. Sobrang lambot. Tingnan nyo ang kulay. Maitim-itim. Yan ang soil para sa tanim talaga. Six months kumpos namin to. Dahil galing sa mga dahon ng kahoy, may puno kami ditong langka. Yung mga leaves niyan, twigs, leaves. Lahat na malalata diyan sa galing sa kitchen. Doon namin nilagay. After 6 months naging ano na siya, yung soil mo. Punasan lang ito mamaya kasi marun yan. Yan ang pag-propagate ng prayer plant. From 2 plants, naging 4. Naging 4 sila. From 2 plants, naging 4. Yan ang pag-propagate. Dapat diligan lang ng water. No, kung may mga shell kayo sa peanuts, siyempre, masarap yung peanuts eh. Lahat tayo pagkain ng peanuts. Huwag nyo itapon sa basura yung ano nyo, balat ng peanuts. Ilagay nyo sa puno ng tanim. By and by, it will be rotten, turn into fertilizer. Okay. Thank you for watching.